naman Francis Tolentino, meron daw ipapaliwanag tungkol sa paglalak ng crane sa buong Metro Manila. Ano ibig sabihin kayo? Chairman, magandang hapon po sa inyo. Ay, magandang hapon po. Magandang hapon sa inyong mga tigasubay. Ano yung crane na ito, Chairman? Ano yan? Opo, kung natatandaan niyo po, nung Friday, nag-issue tayo ng kalatas para po sa mga billboards na i-roll down. So, halos okay na po tayo dyan. Yung mga billboards po ay naka-roll down na yung tarp. Opo. Ang tinutukoy ko po ngayon, ito yung nakakaligtaan, although may announcement na ako nung isang araw. Marami po tayo mga ginagawa mga gusali ngayon sa buong Metro Manila. At sa taas po niyan ay meron pong crane. Opo, opo. Ka-limitan dyan ay yan ay iniiwan lamang pag Sabado pagkatapos ng construction ng mga construction worker. Baka hampasin yan po ng hangin. Opo, yan po ay dapat takdak. Dahil tunitunilada po ang bigat niyan, may proper positioning po iyan bago po sila mag-day off ngayon. Dahil kung malakas po yung hangin, nangyari na po yan yung Hurricane Sandy, yung po yung yung paikot-ikot sa New York na crane. So, marami ho ko nadaanan ngayon na crane na halos nakaposisyon pa ho ng hindi nakalak. So, muli po yung panawagan natin sa mga operators at contractors na ilak po nila yung crane bago po magsiuwian. Kasi compared po dun sa dinaanan ni Ruby, ang Metro Manila lang po ang pinakamarami mga buildings na matataas na ginagawa na meron pong crane sa taas. So, ang delikado po yan. Chairman ng MMDA ba ay mag-iikot o ang gagawin niyang strategy is to call them sa through mga, the media? Ito sa LGU po, nasabi ko na po, pero apparently meron pa hong iba na na naka-position na vertical. So, mas mainam po, makatulong na rin po kayo. Ayun. O, so mga operator dyan, ako, i-safety nyo na po yan. Tama siya. Ipag hinampas ng hangin yan, baka bumagsak sa ulo na naglalakad dyan. O, diba? O di kaya sa bahay or condo unit or whatever. Delikado po yan. Ngayon, Chairman, doon naman po sa mga pre-positioning ng ating mga rubber boats o di kaya yung ating mga rescuers. Kasi kung ganyan din kalakas pala ang ulan at hangin, baka magkaroon din po tayo ng sakuna sa Metro Manila, hindi ho ba? Yung atin po mga tao kanina pa ho nakaipon dito, ikakalat po natin ito mamaya. Pero may mga nasa labas na po. Yung inuuna po natin ay yung readiness po ng ating mga pumping station. At nagpapasandbag din po ako ngayon sa Roas Boulevard dahil may sinabi na baka merong maliit na storm surge doon. So, yung pag-iikot po namin mamaya kasama po yung mga LGUs ay nakatuon po doon sa preparasyon lalong-lalo na sa Marikina kung saan meron silang preemptive evacuation. At ganun din po sa area ng Manila, yung Baseco, Isla Puting Bato at yung Parola. So yung ang ating gagawin po ngayon ay yung four quadrants na ginawa po natin ng Glenda na kung saan sa apat na sektor ng Metro Manila doon po naka redeploy yung ating forces nang sa ganun po eh, madali pong ikalat sa tulong po ng mga LGUs din. Okay. Yung ating mga staff, pasok lahat yan kasi the more na kailangan yung ating mga enforcer bukas, baga marami pong LGU ang nagdeklara na walang pasok sa eskwelahan, yung mga tauhan ninyo ay kailangan pumasok. Tama po yan. Hindi lang po yan. Pati yung ating mga nasa rescue, malaki po yung ating rescue group at nandito nga ako sa opisina ngayon. Pati yung mga volunteer rescue organizations, kung merong gustong sumali at tumulong, pumunta lang po dito at dito po manggagaling yung dispatch and deployment. Dahil nakakonekta po tayo sa Baguio City Hall, so manggagaling po yung request sa mga city mayors ng Metro Manila at doon po magsisimula yung ating pagkilos, although may naka-pre-deploy. So ngayon po, nandito sa atin yung Joint Task Force ng Armed Forces of the Philippines, yung MMDA Rescue. Ito po yung, hindi po ito enforcer, ito talaga yung ito yung road emergency group natin na yung mga ambulansya paggabi at maging yung mga volunteer groups na yun nabanggit ko. Nandito rin yung nakakita ako dito ng ilang Chinese Fire Brigade volunteers. O siya, tatawag ulit kami mayo ay chairman ha, para sa update. Pero teka muna, may nag-text pala ito. Siguro malapit ito sa condo nakatira na may inaayos. Sabi niya, paano daw nila malalaman kung nakalock yung crane? Kasi siguro pag hindi nakalock, tatawagan nila yung administrator nila. Apa, na bakit hindi nakalock yan? O. Makikita niyo po yung pinakadulo niyan ay para may kadena na merong hook. Oh. Kung yung hook po ay nakalaylay lang po, ibig sabihin hindi po nakalock yan. Ayun. Dapat po yan ay naka-secure, naka-strap sa kanyang pinaka-mount. At yung pinaka bahay niya, parang kotse, yan po ay naibababa. Mm-mm. Hindi po yan dapat nakataas. Ya. Delikado rin pong malaglag yan, maka-aksidente kung malakas po yung hangin. Okay, thank you Chairman. Natatawag ulit kami sa inyo.
Maraming salamat po at magandang hapon. Si MMDA Chairman Francis Tolentino po yan. Puntahan